Pag-uusapan natin sa video na to ang tungkol sa ratio and proportion. I-consider natin ang item na to as item number 1. The ratio of two numbers is 4 is to 7. If the larger number is 21, what is the smaller number? So, ibig sabihin ng ratio ay fraction. Ito ang numerator, ito ang denominator. So, 4 over 7 equals, ang larger number sa kanila ay 21. Ibig sabihin, itatapat natin siya sa mas mataas dito sa left-hand side natin. So, itapat natin siya sa 7. Kasi, mas mataas siya kaysa sa 4. Pagkatapos, ano daw yung smaller number? So, x na yan. Ayan ang unknown. Ngayon, i-cross-multiply natin. Kaya ang mangyari ay 21 times 4 equals to 7x. Divide both sides by 7. Mapapansin natin na itong 21 at 7 ay divisible. Itong 21 ay divisible by 7. So, magiging 3 ito. Pagkatapos, 3 times 4 equals to 12. So, ito dapat ang answer. Mag-proceed naman tayo dito ngayon sa number 2. If the ratio of girls to boys at a science high school is 3 is to 5. So, 3 is to 5. And there are 570 girls. How many students are there? So, from girls to boys. So, ibig sabihin, ang girls ay nandito sa 3. So, itatapat natin tong 570 dito sa 3. Pagkatapos, let B be boys. So, cross-multiply natin to. So, ang mangyari ay 3B equals to 570 times 5. Pagkatapos, para mahanap na natin ang value ni B, kailangan divide natin both sides by 3. So, ang mangyari ay 570 times 5 divided by 3. Mapapansin naman natin na itong 570 ay divisible by 3. So, divide na muna natin yan dito sa gilid. 570 divided by 3. So, 5 divided by 3 ay 1. 3 times 1 equals to 3. 5 minus 3 equals to 2. Bring down 7. 27 divided by 3 ay 9. Pagkatapos, 9 times 3 equals to 27. Minus 27 equals to 0. Bring up na natin ang 0. So, ang matitira dito, B equals to 190 times 5. Ngayon, kung imumultiply natin yan dito sa gilid, 190 times 5. So, 0, 45, 950. So, there are 950 boys. Ito ang sagot dito. Example number 3. So, if by 4 working days, a laborer earned 105 pesos, how many days should he work in order to earn 840 pesos? So, dito, isulat natin ang 4 days over 105 pesos. So, syempre, dito sa kabila, isusulat din natin dito yung kung ilang days, x days, over 840 pesos. So, kahit tanggalin na lang natin tong mga units natin, magka-cancel out lang yan sila eventually. So, ang mangyari dito ngayon, cross-multiply natin. So, ang mangyari dito sa kaliwa ay 4 times 840 equals to 105 times x. Ngayon, kailangan natin na hanapin ang x. So, para mahanap natin yan, i-divide natin both sides by 105. Cancel out na itong 105 sa right-hand side. Kaya mangyari ay x equals, mapapansin muna natin na itong 840 ay divisible by 105. So, kung subukan natin maghanap ng number such that ang kapag minultiply natin sa 105, magiging 840. So, subukan natin ang 8. So,
0, 4, 4, 840. So, 8 nga. Mag-cancel out lang ito, tapos ito magiging 8. So, ang mangyari ngayon, 8 times 4 equals to 32. Ito ang sagot natin dito, 32 days. Proceed naman tayo dito ngayon sa example number 4. A certain bag contains red and green balls. If the ratio of red balls to green balls is 2 to the 5, and there are 35 balls in all, how many are the red balls and green balls? So, ang ratio nila ng red to green ay 2 is to 5. Ngayon, merong 35 na balls. So, 35 balls ang total. Ang gagawin natin, isum up muna natin sila. So, para makuha natin yung total balls. So, 2 red balls plus 5 green balls equals to 7 total balls. Ngayon, pinapahanap sa atin kung ilan ang red balls at saka green balls. Para mahanap natin yan, i-divide muna natin itong total na 35 dito sa lahat ng mga balls natin na 7. So, 35 divided by 7 equals to 5. Ngayon, para mahanap natin itong red balls, i-multiply natin itong 5 sa 2, which is equals to 10. Pagkatapos, itong 5 naman sa 5, which is equals to 25. So, meron tayong 25 na green balls, pagkatapos 10 red balls. Ayan ang final answer. Proceed naman tayo dito ngayon sa number 5. A rope 48 meters long is to be cut in the ratio of 7 is to 5. How many meters should each piece be? So, 7 is to 5, yung ratio nila, pagkatapos 48 meters long ang rope na yan. Ang mangyari dito, i-add muna natin to, 7 at saka 5, so 12. Pagkatapos, para makuha natin yung value ng length ng bawat isa sa ratio na to, kailangan i-divide muna natin tong 48 dito sa 12. So, 48 divided by 12 equals to 4. Ngayon, para makuha natin yung sa ratio na 7, so dito na lang, 7, pagkatapos 5, ilugar natin dyan, 4 times 7 equals to 28 meters long. Pagkatapos, para naman dito sa ratio na nasa 5, 4 times 5 equals to 20 meters. So, kung isi-check naman natin, kung i-add natin to, 8, 4, total. So, correct naman yung answer natin. Dapat, yung sa 7 na nasa ratio ay 28 meters, pagkatapos yung sa 5 naman ay 20 meters. Proceed naman tayo dito ngayon sa example number 6. Pedro decided to share his 480 pesos to his siblings in the ratio of 4 is to 5 is to 3. How much is the largest share? So, ang total ay 480 pesos. Pagkatapos, ang ratio ay 4, 5, at saka 3. So, ang total dito ay 5 plus 3 equals 8 plus 4, 12. So, para ma-determine natin kung magkano ang hatian nila, i-divide natin itong 480 dito sa 12. So, kung dito natin isusulat sa gilid, 480 divided by 12, 48 divided by 12 ay 4.
48, 0, bring up na natin ang 0. So, 40 ang ano, ang answer dito. So, itong 40, para malaman naman natin yung hatian nila base sa ratio, 40 times 4 equals to 160. Pagkatapos, para naman sa ratio na 5, 40 times 5 equals to 200. Pagkatapos, 40 times 3 equals to 120. Ang tinatanong dito, how much is the largest share? So, ang sagot ay 200 pesos. Example number 7 naman tayo ngayon. After a 3-day vacation, Mr. Santos noticed that for every 17 employees present, 5 employees were absent. If the total number of employees was 550, how many employees were present and absent? So, bihin natin 17 ay ang present. Pagkatapos, 5 naman ang absent. Ang total ng ratio na to ay 22 kapag pinag-add natin ang dalawa. So, ang total employees naman ay 550. Ngayon, para malaman natin kung ilan ang employees dito based sa ratio natin, i-divide muna natin itong 550 dito sa 22. So, kung isusulat natin sa scratch, 550 divided by 22, simulan natin dito, 55 divided by 22 equals to 2. 22 times 2 equals to 44. 55 minus 44 equals to 11. Bring down 0. 110 divided by 22 equals to 5. 5 times 22 equals to 110. 110 minus 110 equals to 0. So, 25 ito. 550 divided by 22 equals to 25. Ngayon, para malaman natin ang ratio nila, multiply natin itong 25 sa 17 para malaman natin kung ilan ang present out of 550 employees. So, 25 times 17 equals to 35, 3, 14, 17. 25. Bring down 5, 12, 1, 425 ang present. 425. Pagkatapos, para naman sa mga absent, itong 25 times 5 naman, which is 125 absents. So, ito ang final answer. Proceed naman tayo dito sa example number 8. An athlete runs 6 kilometers in 1 hour and 30 minutes. At the same rate, how many hours will it take the athlete to run 42 kilometers? So, 6 kilometers sa loob ng isa't kalahating oras. Itong 1 hour and 30 minutes, pwede natin siyang i-express as 1.5 hours. So, equals, itong 42 kilometers, kailangan itapat natin siya dito sa unit kung saan merong kilometer. Pagkatapos, find x. Tanggalin na natin to. Ngayon, cross-multiply na lang natin to. So, 6 times x equals to 6x equals to 42 times 1.5 hours. Ngayon, para mawala tong 6 dito sa 6x, divide both sides by 6. Mapapansin natin na itong 42 ay divisible by 6. So, i-cancel out na natin yan pagkatapos matitira ang 7 dito. Ngayon, 7 times 1.5 na lang. So, i-multiply natin siya dito sa gilid. 1.5 times 7 equals to 35, 3. 7 times 1 equals to 7 plus 3 equals to 10. So, mag-move tayo ng one place to the left. So, ang sagot dyan ay 10.5 hours.
So, last example, number 9. In a factory, a worker can make an average of 8 shoeboxes in 20 minutes. How many shoeboxes will 15 workers make in 1 and 3/4 hours? So, sabihin natin, one worker, meron siyang rate na 8 shoeboxes in 20 minutes. So, itong 20 minutes, kapag i-convert natin siya in terms of hour, dito muna, 20 minutes, gusto natin siya in terms of hour, times, sa isang oras, meron tayong 60 minutes. So, i-cancel out na natin itong minute sign. Pagkatapos, 20 times 1 equals to 20 hour over 60 hour. Or 60. Wala na palang hour sa denominator. Kapag i-simplify natin ito, ang mangyari, parehong divisible ng 3 ang numerator at saka denominator. So, 1/3 hour yan. So, 1/3 dito sa denominator. So, kapag i-simplify natin to, ang mangyari dyan, ay, i-rewrite na lang natin dito, 1 worker equals to 8 times, kapag nag-divide tayo ng fraction, kukunin natin yung reciprocal na itong denominator. Ang reciprocal niyan ay 3. Pagkatapos, i-multiply natin dito sa 8. So, 3. So, equals 24 shoeboxes per hour. Shoebox per hour. Ngayon, ang hinahanap, gaano daw kadami ang mapaproduce na shoebox ng 15 workers in 1 and 3/4 hours. So, itong 1 and 3/4 hours, pwede natin siyang i-convert in improper fraction. So, kapag gawin natin siya improper fraction, ang 1 and 3/4 hours equals siya sa 4 times 1 equals to 4 plus 3 equals to 7 over 4 hours. So, ngayon, i-multiply lang natin ang 15. 15 workers sa rate ng isang worker na 24 shoebox per hour. Per hour. At saka itong 1 and 3/4 hours na paggawa ng 15 workers na 7 over 4 hours. So, ngayon, mapapansin natin na ang 24 at saka itong 4 ay divisible sa isa't isa. So, magka-cancel out lang itong 4 at saka 24. Pagkatapos, matitira 6 dito. So, ngayon, i-multiply na natin itong 7, 6 at saka 15. 15 times 6 equals 33, 90. So, 90 times 7 equals 630. So, ngayon, ang sagot dito ay 630 shoebox. So, magka-cancel out lang kasi itong hours. So, sa 15 workers, makakagawa siya ng 630 shoeboxes. So, ayan lamang para sa video na to. Maraming salamat sa panonood.